I'm coming home, Mamo Bells. Sabi ni Luna nang tawagan niya ito. Talaga, Luna? Oh my, kailan at na mapaghandaan na? Excited na tanong ito. Siguradong magwawala sa tuwang buong Pilipinas sa pagbabalik mo. We've all missed you so much, you know, dear. Kahit hindi niya ito nakikita, ay natitiyak niyang pumapalakpak ang mga tenga nito sa sobrang katuwaan. Hindi kasi ito pumapalya sa pangungumusta sa kanya at pagpapilit na bumalik siya ng bansa. At sa rin naman, hindi siya pumapalya sa pagtanggit pagsabi ng I'm not yet ready to go back. Pero gayon man, hindi siya nito kinilimutang kamustahin at balita na nangyayari sa bansa. Mamo, kung pwede sana simpleng paghanda lang ha? Baka naman po ipahanda agad ninyo ang buong smart araneta niyan. Natatawang biro niya rito. Naku, wag naman po mamo ha. Ayoko magkalat lang sa stage harap na maraming tao. Tapos sa pagbabalik ko dyan, I need a little more practice at hindi ako magiging kahiyahiya sa muling pagsampa ko sa entablado. Ay hindi lang buong araneta, Luna, kundi buong MOA concert grounds at kahit sa mga paggustong idao sa napakalaking piging. Alright dear, ikaw masusunod. Siya nga pala, alam ba yun ang mama mo? No, ako na lang po ang bahala magsabi sa kanya. Bukod kay Mamo Bell sa papa niya at pamilya nito sa Prague, wala na iba pang nakakaalam kung nasaan siya. Thank goodness, naging discreet si Mamo Bells kaya wala nakabundot sa mga reporter para magdiktik sa kanya roon. Meron pa nga pala akong nakalimutang ibalita sa'yo, Luna. What is it, Mamo? I found Victoria and Norman. Pagkarinig niya sa pangalan ng dalawa, nabura agad ang ngiti niya at medyo humigpit ang hawak na sa telepono. Mali pa lang pagkakasabi ko. Si Victoria pala ang nagpakita sa akin and she's been asking me where you are. Ah, talaga? Walang galang tanong niya. Kailan pa po siya nagpakita sa inyo? Ano pong sabi niya? Dito nakaraang linggo lang. 5 beses siya nagpabalik-balik dito sa bahay para lang kulitin ako kung nasaan ka. Bakit daw? Gusto ba niyang malaman kung nabuhay ako? Pakisabi na lang mo sa kanya kapag nagpakita ulit siya sa inyo, nabuhay pa ako at salamat sa kanilang dalawa. Kumunot ang noon niya ng manahimik to. Hello, Mamo. Are you still there? Narinig niya ang pagbuntong niya nito. Yes, Iha. I'm still here. May problema ho ba? Hindi alam kung para saan ang kabang pumuno sa puso at nagpakilabot sa kanya. Matanong ka lang. Uuwi ka na. Ibig sabihin, nakapag-move on ka na? Okay ka na ba? Opo, Mamo. I'm fine. I have finally healed and moved on kaya nga po uuwi na ako. Maliban sa panibagong dilema na pinagdaraanan ngayon ng puso niya dahil sa pasaway ng lalaki na nagngangalang Doc Rodriguez. Good, good. Mami Bells murmured. Kung ganon, kung sakali ba papayag kang makipagkita ka na Victoria Norman? Para ano pa? Baka magdilim lang ulit ang paningin ko. Baka mapatay ko pa sila. Ayoko ng mga mabalita na naging mamamatay na ako pagkatapos kong mawala na matagal-tagal. Ani ang mahihimig pa ng pagbibiro. Ang akala yata nito seryoso siya. Natawa tuloy siya. Masyado kang seryoso, Mamo. I was just kidding. Luna, listen. Ang totoo niyan, kaya ako kinukulit ni na Victoria para hanapin ka, ay dahil kay Norman. Why? Nagtana na sila, di po ba? Bakit niya pa ako kakausapin? Wala na akong pakialam kay Norman o sa kanilang dalawa. But I still think you have to hear this news. Ano ba kasi yun? Norman had an accident. It happened just recently. If I'm not mistaken, 2 weeks ago pa nangyari yata yon, according to Victoria. Nitong nagdaang linggo lang siya lumitaw para hanapin ka. Ang sabi niya, kailangan kanya makausap at napakaingi sila ng tawa ni Norman sa'yo. Gusto niya, napatawarin mo na kahit man lang daw si Norman na ilang linggo lang sa ospital. Why? Ano ruho bang lagay ni Norman? Comatose daw. At ngayon, critical lang lagay nila. Sumikdo ang puso ni Luna sa sinabi nito. Naalala niya ang gabing galit na galit kay Norman na nagbubuling siya ng sama ng loob niya, kaya napagsalita niya doon masama. Kagad siya nakaramdam ng guilt kahit na wala naman siyang kasalanan dito. Hindi naman niya ito sinumpa o kung ano pa man. Kahit pagkano kasakit ang ginawa sa kanya ni Norman, hindi niya hihilingin na bagay lang iyon dito o kaya sana nga mamatay na ito. May pinagsamaan na sila noon at minahal niya ito. Higit sa lahat, hindi siya masamang tao. Hindi siya magtatanim ng poot sa dibdib niya habang buhay at basta magsasilang dahil napahamak o nakarma ang tao nakapalakit sa kanya. Saang ospital daw siya naroon ngayon? Talong niya na makabawi. Napatda si Luna na makita niya na nakaabang sa labas ng pinto ng suite niya si Luke. Mula sa kanya mukha bumaba ang tingin nito sa hawak-hawak niyang maleta. San ka pupunta? Bakit pitit mo yung maleta mo? Medyo demanding ang tonong usisa nito. Kagat labing pasimple niyang tinago sa likuran niya ang hawak ng passport at plane ticket. Pumiksi ito at kumunot ang noo. Nakita ko na kaya muna itago pa sa akin yan. So, uuwi ka na ba? O balak mo lang umiwas sa akin kaya akaalis ka? Bakit ba ang dami mong tanong?
Isa pa, wala akong karapatang tanungin ako kung saan ko man balak na pumunta. Una, dahil may sarili akong buhay at hindi ikaw may control noon. At pangalawa, wala akong balak na isama ka sa lugar na pupuntahan ko. Okay? Excuse me, baka malate pa ako sa flight ko. Ngunit lalo itong humarang sa daraanan niya. Natawa siya ng pagkak at di makapaniwalang tilingan to. Ano bang problema nito at umaakto ito ng ganan sa kanya? Ang alam niya, ayaw na ito sa kanya. Kaya bakit para itong lover na gusto siyang pigilan sa pag-alis? Binubisit pa talaga siya nito o ano? Mr. Rodriguez, ang sabi ko po, padaanin mo ako dahil baka malita ko sa napasinghap siya. Nang walang ano-ano inagaw nito sa kanyang maleta niya, saka walang kahirap-hirap na binito yun pabalik sa loob ng suite niya. Nakaawang ang mga labit at lalaki mga mata na sinundan niya ng tingin ang tumilapon niyang maleta sa carpeted floor. At ganun na lamang ang tili niya ng walang babala na buhatin siya dito at ibalik sa loob ng suite niya. Ano bang problema mo? Malakas sa singhal niya dito. Tiningnan din niya ito ng masama, pero sa totoo lang, parang gusto niyang maaliw sa pinapakita nitong reaksyon. Gaga, natutuwa ka pa samantalang kinulong ka niya ng sarili mong kwarto at baka wala siyang balak na palabasin ka dito ng buhay. Mag-isip-isip ka nga ng matino, Luna? Kastigo niya sa sarili. Nagpanggap siyang hindi apektado sa ginawa ni Doc kahit ang totoo ay parang sumisirko ang puso niya. Tatlong araw lang sila hindi nakita at nagkasama nito dahil pinagtaguan niya ito, pero parang isang taon niya itong hindi nakita, kaya gano'n na lamang pangungulila niya rito. What was this man thinking? He was now looking deeply into her eyes and yet she could not read his mind. Puno ng laanimo halo-halong emosyon ang mga mata nito. Guilt, confusion. But as he stared at her for how long, she didn't know. His stare started to express yearning. Unpack your things. Maya-may utos ito habang paruot pa rito sa harap niya na tila nag-iisip ng malalim. Nakasimangot na humalakip-kip siya. Excuse me? At bakit ko gagawin yon? Ano ba kita? At ano ba ako sa'yo para pigilan mo ako sa gusto ko? Wala tayong relasyon kaya huwag ka nang umasa ng ganyan sa akin. His eyes snapped his eyes towards her. Sa halip sagutin siya nito ay mabilis itong lumapit sa kanya. He grabbed her and wrapped her in his iron-clad embrace and kissed her thoroughly. Lalo nagrigodo ng puso niya at dahil nakahawak siya sa dibdib nito, ramdam na ramdam din niya ang bilis ng tibok ng puso nito. I don't know what you've done to me. Paano sasama nito sa kanya? Hindi ko alam kung paano mo naggawa sa akin to. Ang alin? Ang bugoy ng tibok ng puso ko sa loob ng maikling panahon. Dahil doon napangiti siya. Nakapikit ito habang magkalapat ang mga noon nila. Hinaplos niya na masuyo ang mukha nito. Bakit sinasabi mo sa akin yan ngayon? Doc, this is not some girl trip, is it? I mean, no. Mabilis na putol ito sa sinasabi niya. Saka ito nagmulat ng mga mata. Direkta nagtama ang mga mata nila ng bahagyan itong ilayo sa kanyang ulo nito na hindi pa rin siya pinapakawalan. No. He repeated and then he kissed her again. Tinanggap niya ng buong pusong matamis at masuyong halik nito sa kanya. Pero alam niyang kailangan nilang tapusan ang sandaling iyon. They needed some time para maging malinaw sa kanilang dalawa ang nararamdaman nilang yon. Mahirap magpadalas-dalas sila. She took a deep breath and proceeded to her break, her own heart. Tama ka. Hindi ka tayo dapat magmandali. Hindi pa naghihilom ang sugat sa puso mo. Kaya kailangan siguro muna natin maghiwalay. Kung tayo ay tayo, right? But for now, we have to say goodbye. Para may gusto pa itong sabihin pero sa huli, tili ko nito ang bibig at marahang tumango. Mag-iingat ka rito, ha? Huwag ka na magsusungit para wala ka makaaway. Bye, Doc. Nakangiting paalam niya ito. Pero sa loob-loob niya, lalo lang yata siya nalugmok sa kalungkutan. Instead of answering her, he just hugged her tight. At sa huling pagkakataon, ninamnam niya ang halik nito ng pamamaalam. Nang makita ulit nino ng half-sister niya si Victoria, kinapaning sa dibdib ang abot langit na galit niya rito na matuklasan niya ang pagtataksil nito at ng kanyang dating nobyo. Himalang wala na siyang naramdamang galit para dito. Oo nga't hindi pa rin niya nakakalimutan ang ginawa ng mga ito, kaya nasaktan siya pero ang mahalaga, natanggap na niya iyon. Hindi naman siguro mangyayari isang bagay kung hindi yung nakaukol na mangyari. Iniwan muna sila dalawa ng mama nila para pumasok sa kwartong inookupan ni Norman. Hindi muna siya pumasok dahil gusto niya makausap muna ang kanyang kapatid na nagdadalang tao na pala. Patawarin mo na sana kami ate. Hindi namin sinasadyang umabot kami sa ganito. Nakayokong wika nito habang parehang pahid sa umaagos sa mga luha. Halatang naiilang ito sa kanya, ulit nangitian niya ito at ibukan niya ang kanyang mga bisig ay napagulolot na yumakap ito sa kanya. I'm so sorry ate. I'm so sorry. Tahana. Sige ka, baka makasama sa baby mo. Yan pag-iyak mo. Pilit naman itong kumalma. Hindi ito matapos-tapos sa paghingi ng tawad sa kanya. Kamusta na ba si Norman? Maya-maya ay usisa niya. Sumuliyo pa siya sa nakasarang pinto na silid na inuukupan nito. Wala pa rin siyang malay, sagot ni Victoria.
Pero naniniwala akong oras na makausap po siya at mapatawad na magkakamali na siya. Baka ikaw lang hinihintay niya, ate. Mapapatawad mo rin ba siya? Nang magising ako sa kahibangan ko at ma-realize ko na hindi yun ang katapusan ng mundo ko, napatawad ko na kayo. Hinanap at tinitay ko nga kayo noon na dumalaw man lamang pero umalis pala kayo tagpakalayo-layo. Yumuko ito. I'm sorry. Natakot kaming humarap sa iyo pagkatapos sa mga nangyari. Tumayo na siya. Samahan mo ba ako sa loob? Umiling ito. Papunta na lang muna kami ni Mama sa coffee shop. Anong gusto mong kainin o inumin? No thanks. Busog pa naman ako. Ikaw nang bahalang kumausap kay Norman, ate. Nakangiting tumango siya. Pagpasok niya ng kwarto ni Norman at napapag-isa sila, nito ay ilang sandali na siya tumayo lamang sa tabi nito. Pinagmasdan niya ang kawaawang lagay nito. May kas ito sa kaliwang braso at sa isang paa. May benda sa ulo at puro gasgas ang mga braso at pasapasa ang mukha nito. Hindi ilaang isang silya na malapit dito sa kasya na upo roon. Gumising ka't bumangon ka dyan, Norman. Maawa ka kay Victoria, lalo na sa magiging anak ninyo. Nang mga sumulad na sandali, nilalabas na niya ang sama ng loob niya na hindi na ibunalas dito noon. Ngunit bandang huli sinabi niya dito ang pagpapatawad niya. Hindi niya alam kung dahil sa matinding awa, kaya hindi niya napigilang mapaluhan ang hawakan niya isang kamay nito. Pinapatawad na kita. Please wake up. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kaumusan ng maikling panalangin para sa paggaling nito. Hinagkan pa niya ito sa kamay bago niya yung dinampi sa kanyang pisngi. Hindi siya masamang tao para matuwa pa sa kalagayan nito. He had been a part of her life after all. Hindi niya maiwasang maalala si Duke. Kamusta na kaya ang lalaking yun? Namimiss din kaya siya nito? Ikukwento na sana niya kay Norman ang tukol kay Duke nang marinig niya na bumukas ang pinto. Nabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha. Ang akala niya nakabalik ng mama at kapatid niya ngunit paglingon niya sa kanyang likuran, wala mang ito roon. Isang lalaki na katalikod at tayo nakita niya. Napalis na rin doon. Nagkibit-balikat sa pinagpalagay na baka nagkamali lang ng kwartong pinasok ang kusino mang iyon. Hinawin ni Duna may kahabaang bangsi niya na tumakip sa mukha niya ng laparin ng hangin ang buhok niya paglabas niya ng airport. Tulad ng inaasahan, maraming reporters at fans sa mga nag-aabang sa muling pagbabalik niya sa Pilipinas. Halos isang buwan na siya nawala sa bansa dahil sa ginanap na world tour niya. Naipromote din kasi niyang kanyang comeback album bukod sa concert na sinigawa sa ilang bansang pinuntahan nila at ang nalalapit na pagpapalabas ng bagong pelikula niya. Pahimik lamang siya habang pilit na hindi pinapansin ang mga nakahakulili ni reporter at nakakasilo na flash sa mga kamera na nakatutok sa kanya. Hinahayaan na lamang niya ang kanyang security na nakaharang sa mga ito para maprotektan at hindi siya malapitan. Malakan na kanyang iningitian at kinakaway ng mga fans niya na may kanya-kanyang hawak na banner at kinahihiyawan siya. Duna, isang tanong lang. Totoo bang hindi na kayo magkakabalikan pa ni Norman Navarro? At talaga bang hindi na rin kayo magsasama pa sa kahit anong project kahit kailan? Napahinto siya sa paghakbang na marinig niya malakas sa tanong na iyon nang isang kanina pang nangungalit na ma-interview siya. Nagsunod-sunod na ang pagtatanong sa kanya. Pero nakakapapahintong tanong sa kanya ang tayong naisang sagutin. Nagsilapitan pa ng husto sa kanya mang ito at ang kanya-kanyang lapit sa kanya ng cellphone at recorder nag-aabang sa isasagot niya. Dear, you don't have to answer it if you don't want to. Sinenya sa niya si Mamo Bells na tama lamang siya. Sinabi niya rito na kaya niyang i-handle ang sitwasyon. Sigurado siyang nag-aaral lang din ito na baka maapekto ng bagong pelikula niya na pinagbibidahan nila ng bago niyang ka-love team na si Rylance Duval. Hinanap niya kung sino reporter na nagtanong sa kanya na magtaas ito ng kamay. Hinuban niya ang kanyang sunglasses at ngalitian ito. Kailan ba ang huling failed report mo? Aniya sa tila bagitong reporter. Actually, bagong reporter pa lamang ako. Tila nahihiya pang sagot ito. Kaya pala, kuya, masyado ka na pag-iwanan ng mga intriga. Matagal na kaming break ni Norman but we're still good friends. About my new projects, well, hindi na siguro talaga kami magkakasama unless magpasya siyang bumalik sa pag-artista. Sa ngayon kasi, masaya na si Norman sa piling ng anak nito at ni Victoria sa pagpapalago pa ng negosyo ng mga ito. Ay, sayang naman. Nangihinayang na sabi ng reporter. Nagtawa si Luna. Abot mukhang fan pa pala ito ni Norman. Last question, Miss Luna. Mainit na usapan din ito bago kayo umalis ng bansa at ninyo nasagot ang tanong ng buong bayan. Si Rylance mga lalaki naging dahilan ng breakup ni Norman? At kung siya nga ibig bang sabihin si Rylance na napababilitang secret lover mo? Hindi niya alam kung tatawa ba siya o parahang brura o tusan lang niya kaya ang security na kutusan ang bagay itong reporter. Napakatagal ng issue na yan. Ayoko nang balikan po dahil narinaw ko na sa inyo na nagdesisyon kami maghiwalay ni Norman sa simpleng rason na hindi rin namin mahal ang isa't isa. Tungkol naman kay Rylance, huwag niyong isasama siya sa usapan. We are just friends, okay?
Sasakay na sana siya sa van na kanina pa naghihintay sa kanya na magtanong ulit ang makalit na bagohang reporter. Kung ganon, sino yung mystery guy na kasakasama mo sa mga paparazzi photos na pinadala sa amin? Akala ko ba last question na yung kanina? Hindi siya pinansin ito. Sa Prague ko ang mga litratong yon. Muntik na mapasingap na malakas si Luna. Totoo kaya ang sinasabi nito? Nakakunot pang noot, nagtataka nilingon ulit niya ang reporter. Ngunit bago pa siya makapagtanong, sabi nito na siyang hinila ni Mamo Bells at pinasakay sa van. Pesting mga reporter yan. Sabi nito na animo nagsisimula ng uminit ang ulo. Ay, mga intrigera talaga. Nanggigigil ding samit ni Bubbles. Lumapit na ito ng fans club from Luman to Rylou. Kaya tiyak na tulad ni Mamo Bells, nag-aalala lang ito na baka masira pa ang taktik ang paglalapit pa nila ng husto ni Rylance kung ganun lang din kung magre-react ito. San po tayo mga ma'am? Tanong ng driver nila. Manong, pakibilisan ang pagpapatakbo at na makahain na uhuti sa Luna. No, Mamo, sabi ni Luna. Gusto ko na pong magpahinga. Sa bahay na lang po ako. Sinuksok niya sa kanyang tengang earphones at itinod ang volume ng cellphone niya para tayong musika lamang kanyang marinig. She needed to relax dahil ginulon ng reporter na iyon ang nananahimik niyang isip. Binaling niyang paningin sa labas ng bintana. Eksakto naman napatingin siya sa isang lalaki na katayo sa tabi ng isang kotse. Naningkit ang mga mata niya. Bakit parang si Doc ang lalaking yun? Kinusot pa niyang kanyang mga mata dahil baka namamalik mata lamang siya. Pinatakbo na ng driver ang van kaya kailangan pa niyang habulin na ang tingin ng lalaki. Kumunot ang noon niya na makitang kasunod itong sumakay sa kotse ang bagitong reporter. Nangawit ng leeg niya sa pagtanaw sa kotseng iyon, napapaisip pa rin siya. Si Doc nga kayang nakita niya o produkto lamang iyon ng kanyang imahinasyon dahil sa pangulila niya rito? At kung si Doc man nga iyon, bakit hindi man lang siya rito kinontakt o pinuntan sa address na binigay niya rito nung huling sila magkita? Sinundan pa nga siya nito hanggang sa airport matapos ang eksena nila sa hotel suite. Isa pa anong kinalaman ng bagitong reporter kay Doc kung si Doc nga iyon? Luna's mystery man? Nandaki ang mga matang tanong ni Luna. Binasa niya na malakas ang headline ng periodikong hawak niya. Minsan na siya magbasa ng dyaryo pero mukhang isusumpa talaga niya na hindi na magbasa niyon kahit kailan. Umagang umaga sinila na headline niyon ang araw niya. Maaga pa man din siyang gumising dahil excited siya para sa premiere night ng pelikula ni Rylance na gagalapin mamayang gabi. What in the hell is the meaning of this? Nagkibit balikat si Bubbles. Di ko rin po alam. Mukhang may gustong sumira sa love team niya ni Papa Rylance. Ano ba yan? Epal na reporter lang? Kung kailan magpe-premiere night na kay ni Papa Rylance para sa pelikula nyo, sa kapwa miksen ang visit na yan. Sabi nito habang nakatingin sa binabasa niya. Ayon sa article, meron daw siyang secret lover na nakasama niya sa ibang bansa ng mga panahong nagpapahinga siya roon. Hindi na niya binasa ng buo na kaladood dahil baka lalalaman siya mawisit. Sino bang writer nito? Naiinis na sinundan niya ang tahin ng tinuturo ng front page na kalugtong na nabitin na chismis na yon. Naninkit ang mga mata niya na makilala ang malit na larawan na yon ng bagitong reporter para ng tsaryong iyon na hindi nakapagpatulog sa kanya ng ilang gabi. Ngunit hindi lang pala yung magpapalaki sa mga mata niya. Dahil kalakip na istorya ang sinulat na bagitong newspaper reporter, ay ang mga pamilyar na litratong hindi maaaring ipagkamaling inedit lamang. Sigurado siyang totoo ang mga larawang iyon. Paano hindi niya masisiguro? Kuha lang naman iyon sa Prague kung saan sila nagkasama ni Doc. Pero malabong mukha ni Doc doon. Anong gustong palabasin ng reporter na yon? Hi, huwag mo na nga lang pansinin ang article na yan, Miss Luna. May stress ka lang kapag inintindi mo pa yan. Matulog ka na lang ulit para mamaya fresh na fresh ka sa premiere night. Umiling siya. Hindi na ako natutulog, Bubbles. Ngayon pa ba naman na pinalala ng mga tratong iyon sa kanya, si Doc? Hindi na naman niya maiwasang isipin ng lalaki. Di pa rin siya nito tinatawagan. Lagi niyang pinapasa kay Bubbles ang email niya pero wala siya natanggap na kahit isang email. Niha niho, wala rin siya narinig mula kay Doc. Baka nakalimutan na agad siya nito. Pero sino at ano ba siya sa buhay nito para maghintay siya? Dapat pa rin ba siyang umasa na isang araw? Darating ito para sabihing sigurado na ito sa feelings ito para sa kanya? O mananatiling pantasya na lamang niya na nahulog nga ang loob nito sa kanya? You are being unfair, Doc. Bakit ako mas matindi ang pinagdaanan ko sa iyo pero mabilis ako nakapag-move on dahil sa iyo? Ikaw naman, kailan ka matatauhan? Kailan kita makikita? Kailan mo ako babalikan? Hindi tuloy niya maiwasan magdamdam ng gusto rito. Hindi niya alam kung iniisip din ba siya nito o naalala man lamang. Hindi niya alam kung may balak pa itong magkapagkita ulit sa kanya. Sumapit ang gabing na pinakahintay ng lahat ng mga tagahanga ni Luna at Rylance. Ngunit ang kasabik ang nadama ni Luna kanina umaga, tila naglaho dahil sa kalungkutang bumalat sa puso niya.
Narinig niya ang pagkatok ni Mama Belle sa pinto ng kanyang silid. Luna dear, nasa labas ng limousine. Ready ka na ba? Talong nito nang sumungo ito at bumukas ang pinto. Nakangiting tumango siya dito at saka lumabas na. Pinilit niya ang sariling umiti. Kailangan maging maganda siya sa gabing iyon. Hindi niya dapat hayaang masira na malungkot na mood niya ang premiere night ng pelikula nila. Sayang magandang damit at ayos niya kung magpapatay siya sa nalulumay niyang puso. Pagdating nila sa mall na pagdarausan ng premiere night, halos hindi na magkamayo ang mga tao sa kanilang dalawa ni Rylance. Dinumog ng mga fans nilang sinihan. Walang bakanting upuan sa sinihan at tinigdalig niya ang mga tili at kilig ng mga manonood. Ikinatuwa niya iyon. Mas masaya nga lang sana kung si Duke ang katabi niya roon. Asa ka pa, Luna? Puro ng sarkasmong wika niya sa isip. Nasa climax ka ng pelikula na mapatingin siya sa gaway kanan niya. Pakiramdam kasi niya may nakamasid sa kanya at hindi nga siya nagkamali. May taong nakatitig sa direksyon niya, partikular sa kanya mismo. Nakaupo lamang ito sa kabilang panig ng hilera na inuupo nila ni Rylance, ng direktor nila at ng iba pang mga artista kasama nila sa pelikula. Nalingkit ang mga mata niya sa pagsipat ng mabuti sa lalaking yun na hindi na itinuon sa screen ng mga mata, kundi sa kanya na lamang. Palibhasa, bahagya lamang nagliliwanag ang paligid dahil sa screen kaya hindi niya gaanong maninag ang mukha ng lalaki. Pero sigurado siyang sa kanya ito nakatingin. Pumitlag bigla ang puso niya ng patagal, unti-unti niyang makilalang lalaki. Si Duke? Nag-iwas siya ng tingin dito. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan uli niya ang binaling ang tingin sa direksyon nito. Again, her heart skipped a beat. Nakatingin pa rin siya kanya si Duke. Binunungan niya si Rylance at ang direktor nila para mag-excuse sa mga ito. Kunwari pupunta siya sa restroom. Magpasama ka sa guard. Hindi na po kailangan direct. Sa PE ko na lang po na si Bubbles. Pero pagtayo niya, hindi niya hinila si Bubbles. Nakayoko at nagmamadali siyang tumalili sa loob ng sinihan. Nagpasalamat sa at hindi siya pinansin ang mga taong naraanan niya na balang-bala sa pagkakilig at pinapanood ng pelikula. Sapo-sapo niya ang dibdib na makaharap siya sa malaking salamin sa restroom. Dumagundong ang dibdib niya. Mariing pinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang kalmahin ang sarili. Hindi siya dapat masyado ma-excite. Hindi pa naman sasigurado kung si Duke nga nakita niya. Napatawid siya ng tayo nang marinig niyang bumukas ang pinto. At ganoon na lamang ang muling pagwala ng kanyang puso na makita kung sinong pumasok doon at tinitingnan niya mula sa refleksyon sa salamin. Duke, ano ginagawa mo rito? Sinundan ka. Matipid ngunit makahulugang sabi nito. Okidoki. Gusto niyang itanong kung sinundan pabalik sa Pilipinas o sinundan sa restroom na iyon. I mean, you're back? Kailan ka pa nakabalik sa bansa? Nagkibit-balikat ito. Di niya maiwasang humanga rito sa suot nitong long sleeve polo na maayos na nakatakin sa pantalong suot nito. Maayos na naka-gel and clean cut na buhok nito. Wala na itong mga munting damo sa mukha nito kaya lalong lumutang kagwapuhan nito. At higit sa lahat, amoy na amoy niya ang pamilyar na kabanguhan nito. Gusto niya itong pupugin ng halik at mahigpit na yakap. Kung sana yun din ang ginagawa nito. Na mukhang malabang mangyari dahil kaswal na kaswal lamang itong kaharap siya. Actually, matagal na. Sagot nito. Kumulot ang noon niya. Kung ganon matagal na pala ito ay nakabalik sa Pilipinas. Pero bakit hindi mo lang ito nagpakita sa kanya? Parang gusto mo magsak ng mga balikat niya. Mukhang baliwala lang siya para dito. Ganon ba? Nawalan na ng ganong sambit na sinabi niya. Tinanguan niya ito. Sige, babalik na ako ron. Nilampasan na niya ito. Pero nang hawakan na siyang seradura, siya namang paghawak ito sa kamay niya kaya natigilan siya. Binalikan kita, Luna. Masuyong sabi nito. Pero bakit ngayon lang? Malamig na tanong niya. Bakit ngayon ka lang nagpakita kung matagal ka na pala nakabalik? Napapikit lamang siya ng hilahin sa rito at niyakap. Di na niya napigilang mapaluha at lumante ng yakap dito. Mag-iinarte pa ba siya gayong yun ang gabi-gabing pinapangarap niya? Ang muling makatulog sa mga bisig nito? Ang muling maramdamang panatag siya sa tabi nito? Because I thought you still love your ex-boyfriend? Sagot nito. Wait. Bahagya siya lumayo rito para tingnan ito. Paano mo nasabi yan? Nung makita kita naglalakad palayo sa akin, saka ko lang na-realize ko na ba talagang nilalaman ang puso ko. Hindi lang kita basta nagustuhan. Napamahal ka na rin pala sa akin. Natakot lang ako natanggapin yon dahil sa naranasan ko noon. Susundan sana agad kita kaya lang kailangan ko pang bumalik sa hotel para kunin ang passport ko. It took me hours para makasunod sa'yo pabalik dito pero nung makita kita, you were there at the hospital talking to your sleeping ex-boyfriend. You were crying and that was when I thought you still loved him. So I had to leave you. Pansamantala lang hanggang sa makita ko kung may pag-asa pa ba ako sa'yo. You'd have called me, silly. The reason I didn't call was I wanted to give you time to realize you love me too. Pero nakita ko na okay naman na wala ako sa tabi mo.
Kung kutusan kaya niya ito. Sira ka ba? Hindi ba ba naiintindihan ng mga pinagsasabi ko sa inyo ng gabing yun? She was referring the very last time they saw each other. Halos makalimutan kong babae ako para lang makapagdapat sa'yo at akitin ka pa. Bakit di natin subukan maging tayo? Pero na-reject pong mapanga ako, hindi ba? Tingin mo ba nati-trip lang ako nun? Tingin mo ba hindi malalim pagtingin ko para sa'yo nun, ha? Ngumiti ito. Tila naalala rin ang kagagahan niya. Hindi ko makakalimutan yun. Pero nasaktan ako na makita ko lang kung paano ko umiyak sa harap ni Norman. Sa sobrang selos at sama ng loob ko, lalo pa sa sarili ko dahil pinakawalan pa kita, nagpakalayo-layo uli ako. Pero ito yung mababalitaan ko mga concert at mall tour mo. Nandun ako para masilayan kita, kahit pa sa malayo. Para akong tangang sunod ng sunod ng lihim sa'yo, para na akong stalker mo. Really? Kung ganun, hindi nga siya namalikpatala noon tuwing naakala niyang nakikita niya ito sa bawat biga na pinupuntahan niya. Bigla siya may nalala. Teka lang, ibig sabihin na magkaroon ako ng world tour? Yes, nandun ako kung saan naroon ka. Sa hotel at tinutuloyan mo, sa restaurant na kinakainan mo, kahit nasan ka pa, nandun lang ako. Lihim na nakasunod sa'yo. At nung umuwi ako dito after my world tour, I think I saw you sa airport. May kinalaman ba rin sa bagitong reporter? He grinned, guilt written all over his handsome face. Actually, binayaran ko siya. Gusto ko kasing marinig ang sagot mo sa mga tanong na pinapatong ko sa kanya para sa'yo. Kung ganun ikaw may pakanan ng mga litrato na yun sa dyaryo, bakit? Bakit sa tingin mo? I don't know, to blackmail me or something? Ano naman ang mapapala ko nun? Maybe you wanted to ruin my career? Tumawa ito. Of course not. Pero aminin kong gusto kong sirain love team yun ang moko ngayon. Matagal na kaming tapos si Norman sa trabaho at sa totoong buhay. No, not him. The new leading man of yours. Ooh, so you're jealous? She teased. Don't worry dahil pakulo lang ang love team namin. Magkaibigan lang talaga kami ni Rylance. Malabo kami magkatuluyan nun dahil may iba yung natitipuhan. That's great, great news. Matagal siyang tinitigan nito. Tahimik man sila, ngunit kapan na umusap ang mga mata nila habang nakatitig sila sa isa't isa. Nasabi ko na bang, mahal kita? Maya-maya itanong nito. Nasabi nito iyon pero gusto pa niyang marinig yun pa ulit-ulit. Kunyari nag-isip-isip pa siya. Maya-maya ngitian niya ito. Parang hindi pa. Do you really love me, Duke? I love you. And I promise to love you even more, my sweet Luna. He whispered as he lovingly brought his lips closer to hers. Pinakawalan lamang nila mga labis sa isa't isa na marinig nila ang tila kumosyon sa labas ng restroom. Saka siya napasinghap. Nakalimutan na niyang premiere night. Tiyak na tapos na sa mga oras na iyon ang pelikula at maaaring hinahanap pa rin siya ng mga kasama niya. Ano na ang gagawin natin? Biglang natatarantang sabi niya. I guess kailangan na natin lumabas ngayon dito. Sagot ni Duke. What? Oh shucks. Pero makikita tayo ng mga tao. Oh, I can see the headline now. Luna and business tycoon Duke Rodriguez sitting in a tree. K-I-S-S-I-N-G. You know the rest. Where's the men's room, honey? What? Men's room? Kaya nga sinundan kita hanggang dito para palabasin ka eh. Nakangising sabi nito. Halatang nagpipigil lamang ito ng halakak. How stupid of her. Bakit di niya napansing nasa men's room pala ang pinasok niya? Humalakak si Duke. Ang cute mo talaga kapag nagbablush ka. Kaya ang sarap mong inisin. I'm just joking. Sige na, ikaw na unang namabas. Bago pa may pumasok dito at pagkaguluhan tayo. Sira ka talaga, Duke. Pero tama na rin siya sa sitwasyon nila. Lalabas na ako pero paano ka? I'll just see you later. Tiyak na interviewin pa kayo eh. Ako nang bahala sa sarili ko. Bago siya lumabas ng pinto, pinagtago muna siya nito sa isang masamang cubicle. Ginawaran niya ito ng matamis na halik bago siya nagpaalam at nagsabi hindi pa sila tapos. Ngumiti lamang ito ng buong suyo at pagmamahal. Baon niya sa pagharap sa mga tao at kamerang isang maluwahating iti. Hindi alam ng mga ito na higit siyang masaya dahil magkasama na silang lalaki mahal niya bukod sa balita na first night pa lamang patok na sa takilya ang pelikula niya. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Luna at Duke. Hanggang sa muli, salamat po!